Hindi pa man napapawi ang pangamba sa Delta variant, isang variant na naman ang umusbong, ang Lambda variant. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakapanayam natin ngayong umaga si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Maganda umaga po, Yusek Vergere. Good morning po, ma'am. Naku, ma'am. Ito pong Lambda variant, ano ho ba ito? Mas nakakabahala ba ho ito kumpara sa ibang variant, particular na sa Delta variant? Yes, ma'am. Ito pong Lambda variant ay initially detected noong December pa of last year ng WHO. It is a variant of interest. Ibig sabihin, iba po ito dun sa mga variants of concern. Ito pong variant of interest na ito, sinasabi nila ay may mga attributes din na katulad ng Delta variant. Mm-hmm. Pero ang nasasabi pa lang po ng mga bansang nagkaroon nito, it's almost 30 countries. It was initially detected in Peru na ito po ay mas transmissible. Transmissible din po siya katulad ng Delta variant and UK variant. Pero wala naman pong iba pang sinabi dun sa mga pag-aaral na nakakakos siya ng more severe infection. So aantayin po natin ang mga pag-aaral pa na further na gagawin ng WHO. Apo. May mga naitala na ho ba tayong kaso nito dito sa atin? At kung sakasakali, ano ho ang magiging rekomendasyon po ng DOH para hindi ho makapasok itong variant na ito? Hanggang sa ngayon po, wala pa tayo na didetect na ganitong klaseng variant of interest sa ating bansa. At ganun pa rin naman po ang ating rekomendasyon, strict border controls and then yung ating PDITR strategies and of course yung compliance ng kaso. May ano po ang update natin, Yusek, doon sa kaso ng mga Delta variant at iba pang variant dito sa bansa? Alin po doon sa mga variant na mayroon tayo ang mayroon ng mga local transmission? Yes, ma'am. No? So kahapon po nakapagpalabas ang ating Philippine Genome Center ng kanilang resulta kung saan nakadetect ho tayo uli ng additional na dalawang Delta variant. Mm-hmm. Ito pong dalawang Delta variant na to are both returning overseas Filipinos. Mm-hmm. Meron ho silang history of travel to Saudi Arabia. At sila po pareho ay recovered na sa ngayon. They were able to complete quarantine and isolation protocols. At nandun na ho sila sa kanilang mga local governments being strictly monitored. Mm-hmm. Ito naman pong ibang variants na nakita based dun sa latest genome sequencing, nakakita pa rin po tayo nitong alpha and beta variants kung saan 132 po yung alpha and 119 sa beta variant. Ang may local transmission na ho dito sa ating bansa, no, local transmission would be alpha and beta variant. Mm-hmm. Yung Delta variant po are still being detected at our borders and sa tingin natin ay nagiging maayos ang protocol natin because we are able to capture them sa pagpasok pa lang nila ng bansa. Kaya importante ho talaga yung ano eh, no, yung talaga mahigpit na pagbabantay do sa mga umuuwi sa atin, ano, yung mga OFW, ano po, Yusek? Tama po, yes, ma'am. So that's why we are encouraging all local governments, especially yun po may mga ports of entry, to implement a uniform protocol with the national government para po tayo ay makapagbantay maigi, ma-prevent po natin ang pagpasok nitong Delta variant sa ating mga komunidad. Apo. Sa usaping bakuna po naman, Yusek, kamakailan po ay naiulat yung pagbebenta ng bakuna pero sinasabing smuggled o di kaya'y peke raw po ang mga ito. Paano nakapasok yung mga ganito sa bansa, Yusek? Well, sa ngayon, ma'am, lahat po na pumapasok ng mga bakuna sa ating bansa ay nagdataan sa national government natin and we are very pleased on that because the EUA cannot be commercially available yet. Ito po yung mga sinabing naibigay dito po sa nangyari dito sa Manila ay yung sa staff ng hospital sa Manila. Trinix na po natin yung mga lot at saka yung mga batches ng bakuna para makita natin kung saan talaga nilalim. Ito po mga informasyon na ito ay nasa National Bureau of Investigation na po saka sa City of Manila at iniimbestigahan na po nila ngayon. Apo, nako, Yusek, after ho nitong balita, ito na yung sinasabi, may mga nagbebenta, smuggled daw ho ito at mga fake. Medyo may mga concern ho yung iba na paano ho daw sila makakasiguro na hindi po peke yung mga bakunang na ituturok doon ho sa mga vaccination site? Yes, ma'am. Kailangan lang po ang ating mga kababayan ay tangkilikin lang ang mga bakunang ibinigay ng ating local government to our official vaccination site. Mm-hmm. Ito po ibinigay talaga ng bakuna ng ating national government, authentic,
at nagdaan po sa mga susing proseso. Meron po mga EUA at Emergency Use Authority. Bigyan po natin ng kumpiyansa dahil ating gobyerno ay siniguro ito po ay magiging ligtas at epektibo at ito po ay hindi galing po sa anlang. Ito po ay galing sa tamang proseso. Apo Yusek, nako, pati daw po yung mga vaccination cards, pinepeki na rin daw ngayon. At para masabing nabakunahan na, so kung ano man ho yung dahilan at gagamit sila nito mga peking vaccination cards, ano ho ang gagawin dito ng DOH at paano ho natin ito maiiwasan, Yusek? Yes, ma'am. Marinig natin yung artikulo na yan at yung balita yan dito sa ibang bansa, no? Sa India. Sinabi ni vaccination site po na finig at nagkaroon ng mga peking pagbabakuna sa mga individual sa area na yun. So para ho natin masigurado, katulad ng sinabi ko, lahat po ng vaccination sites natin sa local government are accredited po yan ng ating national government. Ito po ay strictly minomonitor ng ating mga local government. Sinihigayat po natin ng ating mga local officials na bantayan ang ating mga itinatayong vaccination sites na monitor natin para po masigurado natin sa ating mga kababayan na ito po mga bakunang ibinibigay natin ay authentic. Okay, maraming salamat at magandang umaga pong muli, DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mag-ingat po kayo, ma'am. Salamat po.